bed. Kasama natin si Billy Crawford and Coleen Garcia. Si Omari! Omari! Yeah! Pasensya na sis, na-distract ako kay Omari. Apaka cute! Kasi... Thank you, Billy and Coleen and Baby! Baby Omari! May gustong sabihin si Omari sa'yo. What do you wanna say? What do you wanna say to Tita Vice? Huwag mong pwera sa hindi pa. Tita Vice, don't be sad. Sinasabi niya kanina. Kanina na lang. Nung kausap mo. Kausap mo yung younger self mo. Sinasabi niya, Tita Vice is crying. Yeah, kasi nasira yung mesh ko eh. And then, nasira, 1 million yun eh. Pero may natutunan siya ngayong araw na to nang dahil sa'yo. So, are we going to say... What is it? 1, 2, 3. What's up, lump people? Yeah! Cute! What's up, padlang people? Ibang-iba talaga, no? Pag ako yung tatay, what's up, padlang people? Pagkaya, Mari. What's up, padlang people? Iba. Mahinig. Pero thank you, Billy and Coleen, kasi biglaan to. As in, kahapon ko lang sila tinawagan. Kagabi lang. Kagabi lang. Nagte-text kami ni Billy this past few days, pero hindi namin ito napag-uusapan. Hindi namin... Linkage ko sa kaalaman nyo. Okay na kami ni Billy. Yay! Yeah! Pero hindi kasi kami yung tipong, di ba? Yeah. Basta okay kami. Tapos, nagte-text kami, hindi namin ito napag-uusapan. Pero nung kahapon, yung concept nila na healing, bigla ako naisip, sabi ko, parang I think maganda yung kung hindi lang natin sinasabi yung salitang healing. Yung ipinaparamdam din natin para maramdaman ng ibang tao na hindi lang siya sinasabi, kailangan ginagawa siya at sinisimulan. Amen. And Billy's presence here today and the madlang people knowing na we are okay, baka mag-inspire to sa inyo na mag-heal din. Baka it's about time, baka kaya nyo na rin, di ba, na makipag-reconcile, lalong-lalong na sa mga taong mahalaga sa inyo. Kasi si Billy is one very important person sa buhay ko. Diba, yun ang pinag-uusapan natin nung nakaraan. Sabi ko, at the end of the day, you are my best friend and I love you very much. Na, kaya sabi ko, regalo natin to sa madlang people na makita nila tayong magkakasama ulit. Tapos, si Billy, alam mo, may taping po siya today ng The Voice. Sa sobrang kagustuhan niya mapunta dito, siya talaga ang gumawa ng paraan para naririto siya. Kasi sabi niya, utang niya to sa madlang people, gusto niya talaga kayong makita. And we super appreciate. Yay! We miss you, Billy! Okay, thank you. Thank you, Vice. Happy anniversary, first of all. To us. Yeah! Oh, thank you for clapping, baby. Marami akong realizations this past month. Omari's at work. Mommy, can you hold him? Please, thank you. Kababalik ko lang galing States at kakakita ko lang. Hindi mo alam to. Kakakita ko lang kasi ng daddy ko. And hindi ko kasi alam hanggang kailan ang tatay ko sa mundong ito. Pero nagpa-realize sa akin, alam mo ba ang bilin niya sa akin? Is mag-ayos tayo. Sa lahat ng hindi nakakakilala ng tatay ko, siya po ay Amerikano, hindi po marunong mag-Tagalog. Pero alam niyang may hindi magandang pangyayari ng iilang taon. And nung sinabi ng daddy ko na request niya was part of that, it's beyond my control. It's beyond Vice's control then. I think lahat to ng dahil it was orchestrated by God. Kasi kagabi canceled na to eh. Hindi na to mangyayari, to be honest with you, dahil hindi nag... Yung schedule talaga hindi nagkakatugma. Pero for some reason, may nagkaroon ng emergency. Sana hindi naman grabe, pero may nagkaroon ng emergency sa kabila. Bigla akong napayagang biglang gawin to. And katulad ng sinabi mo, Vice, nahanap ko ang aking asawa at nabuo ang aking pamilya dahil dito sa programang ito. And para sa akin, it really doesn't matter kung saan ka. Ang importante kasi ito, lahat dito, iisa lang naman, puro puso. Mahal namin ang isa't isa.
lahat ng pamilya nagkakaaway, nagkakalabuan. Pero at the end of the day, in God's time, sana rin ang bahala mag-aayos. Kaya, on my end, I want to say, I'm sorry. I'm sorry, madlang people. I'm sorry, kapamilya. But, myself, nagpapakumbaba lang ako na gagawin ko kasi ang lahat para sa aking pamilya. And, kasama na rin po kayo doon, madlang people. So, I really thank you. Thank you everyone for the support and love. Admit sa lahat na nangyari, but I just want to say, Vice, I love you. Thank you. Kasi yung dreams, hindi lang naman siya trabaho eh. Yung dreams, hindi lang naman pangarap na yaman, hindi lang siya pangarap mo kung saan ka na nakatira in the future. Lahat tayo may dreams din kung anong klaseng damdamin ang maramdaman natin. Sa puntong tunay ng buhay ko, isa sa mga dream ko, ang magkaroon ng mapayapang buhay. At maa-achieve lang natin yung kapayapaan kung nare-reach natin ng forgiveness. Forgiveness sa sarili natin at forgiveness mula sa ibang tao. Pag naibigay yung forgiveness na yun sa sarili mo, mas peaceful ang buhay. At yung peaceful na buhay, isa rin sa dreams nating lahat. Okay, thank you, Billy. Thank you, Coleen. Thank you, Dad. Si Coleen kasi nung nakita-kita kami, isang hindi inaasang pangyari nung nakita-kita kami. Tapos nakita ko si Coleen, hindi ko pa nakita agad si Billy. Parang ano lang, story time kung paano kami nakita ni Billy. Si Coleen na nakita ko, sabi ko, ay Coleen, sabi ko, bye. Pasakay ako ng kotse nung nakita ko siya. So sabi ko, ay Coleen, bye. Sabi ko. Tapos sabi niya, magbati na kayo, please. Oo, ang tagal na kasi. Ganun agad. Tapos nung nakita ko si Billy, sabi ko, hindi ko alam ko anong gagawin ko. Sabi niya, sige na, please. Tapos yung, hindi ko, paano ko mag-no-no kay Coleen? Tapos yung mukha niya, yung ang sincere. Tapos alam niya kung gaano kahalaga yung relationship namin ni Billy. Yes. Nasaksihan niya. Kaya, and pareho kayong nasaktan. Mm-mm. Yun yung sinasabi ko kay Billy. Sabi niya, eh sinaktan niya ako eh. Sabi ko, eh kasi, you're also in pain. So lahat ng nasasabi niyo, nagagawa niyo, it's all coming from a place of pain. Mm. So sabi ko, you have to understand din na minsan may mga nagagawa tayo, may mga nasasabi tayo because yun nga, nasasaktan din tayo. It's not because masama yung iniisip mo tungkol sa isang tao, di ba? Pero dahil nga, mahal na mahal mong isang tao, kaya ka nasasaktan. Correct. Kaya at that point, walang pagdadalawang isip. It was the perfect time. I felt yes. So good. Kaya pag nung naghiwalay kami, text kami agad. Ni Billy, as in, pagsakay ko pa lang ng kotse, nagtitext na kami. Katawag na, nagsisend na kami ng kung ano-anong picture. Ganun agad. Parang, this is the perfect time. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Woohoo! So, sobrang saya. Pwede ba tayo mag-group hug, guys? Pwede ba tayo mag-group hug? Let's go! Come on! Group hug! Love you, boys. We miss you.